Isang maligaya at mapagpalang araw sa ating lahat. Ako nga pala si Binibining Cheryl Kebiab Kagunot na nasa inyong harapan ngayon upang magtalumpati patungkol sa COVID-19 pandemic. Pagpasok pa lamang ng taong 2020 ay mas lalo nang kumalat ang virus na nagsimula noong Disyembre 2019 at nagmula sa bansang China. Hindi lamang isa, dalawa o tatlong bansa ang naapektuhan dahil sa mabilisang pagkalat nito sa iba't ibang panig ng daigdig. Ang lahat ng tao ay naapektuhan. Mahirap, mayaman o kahit ano pa mang estado sa buhay. Napakaraming kumpanya ang nagsara na naging sanhi ng kahirapan dahil sa kawalan ng trabaho. Marami rin tayong mga kababayan ang binawian ng buhay. Agad namang ipinakita ng gobyerno ang kanilang suporta sa mga mahihirap at nawalan ng trabaho. Alam ko na hindi naging madali para sa atin ang pagsunod sa mga batas na inilunsad sa atin ng pamahalaan. Ngunit kalaunan ay agad din naman natin itong nakasanayan. Ilan dito ay ang pagsuot ng face mask at face shield at ang pagsunod sa social distancing at ang bawal lumabas ng underage. Kasunod rin nito ang pagbabago sa paraan ng pag-aaral. Tunay ngang napakalaking dagop ang pandemya sa ating buhay. Ngunit aking nagunita na kahit gaano man kasama ang taon na ito para sa atin, ay doble namang ipinakita ng ating Panginoong Diyos ang kanyang kabutihan dahil hindi niya tayo pinabayaan. Ipinamulat niya sa atin na ang kayamanan o ang kahit ano pamang kasikatan na akalan natin ay mahalaga ay wala palang kabuluhan. Dahil siya lamang ang ating pinakakailangan. Napakarami kong natutunan at natuklasan, ngunit hindi ako nagpapasalamat dahil dumating ang COVID-19 pandemic. Bagkus, nagpapasalamat ako dahil natuto akong magpahalaga sa mga maliliit na bagay. At sana ay kayo rin. Hindi man natin nakikita ang ating Panginoong Diyos, subalit, nararamdaman natin ang kanyang gabay sa atin sa araw-araw. Kaya't mga kapatid, mga kababayan, tandaan na ang suliranin ay madadaan sa panalangin. Maraming salamat.